Hello guys, almusal tayo. Meron tayo ditong kape. Nagkape ako ngayon. Kasi perfecto dito sa ating ano. Yung tira nating balinghoy. Andito. Medyo natutong-tutong kasi nung ininit ko. Masarap pa rin siya. Masarap pa rin siya kahit nabahaw na siya. Momo, bakit? Isang pusa namin i-ano? Walang ganang kumain. Ay. Garap na. Bakit? In-order na nga namin ng masarap na pagkain, eh, wala pa rin gana. Kainin mo na yung nasa kainan mo. Nilagyan ko na siya ng pagkain bago ako kumain. Aba, tinatakpan niya. Momo, bakit? Gusto lang pumunta dun sa lababo, dun sa bintana kasi may mga ibon. Inaano niya yung mga ibon sa bintana. Marami kasing ibon sa labas. Ay, ilan linggo na akong hindi nagkakape, tapos ngayon nagkape ko. Natulog pa rin siya. Magluluto ako ng munggo mamaya, kaya lang wala akong gulay. Wala akong dahon ng sili o kaya ay malunggay. Bilis makabusog nitong balinghoy na to. Kahit isang perasong ganito lang kahaba, busog ka na. Bigat sa tiyan. Pero ay ano din to eh. Isa sa pwedeng pamalit sa kanin. Dito sa amin, 35 ang kilo nito, dito sa amin. Tingnan mo, ito masto na dyan sa lababo yung pusa na. Tingnan mo. Dyan na po masto. May mga ugasin pa nga ako kasi ginamit ng anak ko kanina bago pumasok. Isa naman po sa namin eh in-hit, kaya napakaingay. Ingay siya. In-hit kasi. Hindi pa naman namin mapa-stadam. Kasi nga unang in-hit niya nung pagkapanganak niya. Ilang buwan pa lang, nakakaawa naman kung mabubuntis ulit siya. Sa totoo lang, yung pag-alaga ng pusa, magastos talaga. Tapos, hindi mo pa
Di mo, kung magbe-breed ka ng pusa, hindi ka siguruduhan na kikita ka. Depende pag kwa yung talagang ininvestan mo ng magagandang ano, pagkain, mga vitamins, mga vaccine. Kasi kami nung madami na kami naging pusa. Pero marami na rin namatay. Lahat sila namatay. Pinakauna namin pusa ay Siamese cat. Yun yung pinakamatagal sa amin. Lalaki. Kaya lang nagkasakit siya. Parang sumunod dun sa naging pusa namin babae. Kasi bago kami nagkaroon ng isa pang pusang babae dati, matagal na siya sa amin. Siguro 3 years. Tapos, nagkaroon kami ng pusang babae, tapos nagkaanak sila. Na-stress naman yun, yung pusa naming babae. Pagkapanganak niya, na-stress siya dun sa tahol ng aso. Kasi dito sa amin may ano, yung kapitbahay namin may alagang aso. Ay tumahol lang tumahol yung ano, kapapanganak niya lang nun. Na-stress siya nung simula nun, ayaw na niyang magpadede, tapos ano, doon na siya napuesto sa mga sulok-sulok, yung mga hindi namin ano, ayaw nang kumain, kahit i-force feed namin, inano pa namin yun, binilan ng gamot sa vet, hindi talaga umubra. Doon na siya na ano, sabi ng vet ay na-stress daw. Kasi okay pa naman siya bago, nung pagkapanganak lang, ilang araw, nung simula nung tinahulan siya nung aso. Tapos nung namatay yun, mga ilang buwan, namatay na rin yung una naming aso. Ay, aso. Una naming pusa. Ano, halos magpa 5 years sa amin bago namatay. Yun naman, sobrang pihikan sa pagkain. Tsaka ano, hindi makitubig, dun siya namatay. Hindi na nakaya ng gamot. Yung kanyang ano, lumobo yung kanyang parang pantog. Pero napakabait nung pusang yun. Yun ay bigay pa nung aming ano, parish priest dito sa amin. Kasi nga ano, junior LCM yung anak ko. Tapos naging ninong niya sa kumpil yung dating parish priest dito. Ay nag-aalaga yung mga pusa. Nung nanganak yung pusa niya, yung binigyan niya yung anak ko. Tapos nung namatay yung dalawang yun, nag-adapt kami ng mga puspin. Kaya lang iba talaga, iba ang ugali ng puspin. Nag-adapt kami ng dalawang puspin kasi parang ang lungkot dito sa bahay nung nawala yung pusa. Pag walang pusa, ang lungkot lalo dito sa bahay kasi kami lang ni Chloe ang natitira. Tapos naman, yung dalawang puspin na yun, napaka! Okay naman nung umpisa, mga kuting pa sila. Pero nung nag-inhit na sila, ah grabe, tumatakas talaga. Kahit yung mga bintana namin may screen, nagawang makatakas. Nung inhit. Ay ngayon ka, nakailang takas tapos nakailang balik. Ano? May mga pagbabalik ay ang daming kuto na, ang daming ano. Kasi kung saan-saan siya ano, nakikisama sa mga stray cats. Siguro nakatatlong ano sa amin. Tapos ang ginawa namin, nung ano kasi hindi pwedeng lagi siyang tatakas tapos babalik. Na ano yung ano,
eh may turok siya ng rabies, eh di nawawalang bisa yung kasi nakikihalubilo siya sa mga stray cats na walang mga turok. Eh dito sa amin, kailangan may turok. Gawa ng si Chloe, ako, kalimitan kami nakakalmot, baka nag-iingat lang sa rabies, ganun. Ang ginawa naman, pina-adapt ulit namin kasi ang cute ng ano eh. Eh merong gustong mag-adapt kasi kamukha ng pusa niya. In-adapt niya. Inatid namin sa ano. Sa may Santo Tomas yata yun. Sa may Padre Pio, taga dun yung nag-adapt. Pina-adapt ulit namin. Kasi nga, ano, nakailang ano na ako. Diyos ko, ang hirap-hirap tanggalan ng mga kuto ng pusa. Ang bibilis lumakad, tapos paiwan ko kung may pakpak ba yun. Kasi nga, pag tumatakas, inasama sa mga ano, naduduming pusa. Kaya nawala na naman kami ng pusa. Simula nun, hindi na kami nag-aalaga ng puspin. Nagtsatsaga kami bumili. Binibili namin lahat ng pusa namin. Tapos, nung huling pusa namin, nagkaroon kami ng tatlo ulit. Puro may lahi yun. Isang ano, isang halo na bang ano, Persian Siamese cat. Yun yung babae. Tapos isang pure Persian na lalaki. Tapos yung pinakahuli, yung gray din. Gray na babae. Gagawin sana naming ano, inahin. Kaya lang, ang naging problema naman. Mga isang taon pa lang sa amin yung Persian Siamese na ano. Pati yung ano, magkasunod ang kasi silang nabili namin. Sunod-sunod namang namatay din. Na ano daw? Ano yung? Na parvo. Ah, oh, grabe. Doon kami lugin-lugi. Wala kaming kinita doon sa tatlong yun. Kasi hindi nakapanganak eh. Ay, nakapanganak pala. Bago mamatay yung babaeng si Kali. Yung Persian Siamese. Na nabuntis siya. Isa lang ang anak. Ito nga si Kashi. Yun, nung pagkapanganak niya, weeks lang, namatay na din. Ganun din, hindi nagkakain. Pero ang suspect namin, ano, baka na dali dun sa pagkain. Kasi lahat silang tatlo, isang pagkain lang ang kinain nila nung mangyari yun. Ang hinayang na hinayang kami yung huling gray na Persian kasi bata pa siya. 6 months pa lang siya, tapos medyo mahal ang bili namin. Nakuha namin ng 6.5. Ano, sa Cavite pa namin nabili yun. 6.5. Tapos yung aming Persian ay nalalaki ay 5K. Tapos yung Persian Siamese 3.5 ang kuha namin doon. Kaya talagang lugi kami doon. Wala kaming kinita. Bukod pa sa mga pagkain nila, litter sand. Kaya ano, yung pag nakakapag-anak ang mga alaga namin pusa na may lahi, bonus na lang yun. Pero hindi nung nako-cover yung mga ginastos namin sa kanila. Talagang pag mag-aalaga ng pusa na may lahi, magastos. Lalo na kung indoor. Kasi kami, hindi naman pwedeng pag-alagalain sa labas, gawa nga na magkakahawa-hawa sila. Lalo na dito, ang daming pusang gala. Andyan sa ano. Ang daming pusang gala dito. Nung time na pinakain namin, aba, lagi nandyan sa labas namin. Ang problema, dyan din sila nagdudumi. Kaya, ay, nako. Simula nung kami nagpakain sa kanila. Kaya simula nun, hindi na kami nagpapakain. Pagka may ayaw na pagkain ng mga pusa namin, dinadala namin dun sa malayo, dun kami nagpapakain, hindi na dito sa malapit sa bahay. Kasi dito na sila tumatambay, nag-aabang, kaya lang dito rin nagdudumi. Pero kami siguro ano na namin yung pusa.
Kahit siguro, kahit ilang beses kami namatayan ng pusa, nag-aalaga pa rin kami. Kasi iba talaga pag may pusa sa bahay. Lalo na sa katulad namin. Parang feeling ko eh, ano, lucky charm din namin. Dahil nga, ano, kami lang ni Chloe ditong natitira sa bahay. Parang nung nagkapusa kami, nagkaroon din kami ng, ano, yung kasama sa bahay. Parang ano, mas magastos pa nga kaysa sa tao. Bagising na yung anak ko. Kaya ito yun, asan yung, ano. Kaya ngayong matamlay itong isa naming pusa, ano agad? Kahit yung asawa ko eh, ano agad siya? Worry agad siya, inorderan niya ng masarap na pagkain. Ayun, nag-ano kami sa bed nung pampaganang kumain. Tapos yung antay, ano daw? Parang virus o ano? Sana nga magtuloy-tuloy na yung ano nito. Kasi nakikipaglaro na siya dun sa isang pusa. Unang beses kami namatay ng pusa, iyak talaga kami. Kasi kami lang dalawa nung anak ko ang ano nung namatay yun. Iyak talaga kami, nakakaiyak. Kasi halos 5 years namin nakasama yung pusang yun. Napakalambing nun. Lalo na dun sa panganay ko. Lagi yung nakikitabing matulog sa kanya. Nakakalungkot din pag namamatay ng pusa. Ewan ko. Yung aso ng kapitbahay namin, galit na galit sa akin. Ewan ko kung bakit, sabi nila, ah, kasi naamoy niya yung pusa sa'yo, kaya galit siya. Siguro nga, kasi tuwing mapapalapit lang ako sa gate nila, grabe, ang tahulan ng mga aso. Pag napasok ako sa kanila, talagang takot ako kasi grabe kung makatahol sa akin yung aso. Siguro kasi naamoy nga niya. Naamoy po sa akin. Oh, gising na si Kobe. Tingnan mo, ilang 3 perasong balingoy itong tira. Hindi ko, ano, matitiram pa yan. Gusto sanang kumain ito yung anak ko. Sabi ko, huwag ka munang kumain kasi papasok ka sa school. Baka sabi ko yung ano, namaya sumamaan chan mo kasi nga, bahaw to eh. Pero galing naman to sa ref. Nilagay ko naman sa ref. Kaya hindi naman siya mapapanis. Hindi siya panis. Kasi pagka ano namin kahapon, nilagay ko sa ref. Ngayon ko lang ininit. Noong nakaraan nga lang, nagkaroon ako ng sugat dito. Diyan, oh, gabing-gabi. Kasi yung isa namin pusa, umakyat sa bintana. Tapos, biglang tumalon. Ang natalunan niya yung mukha ko. Dito, umano yung kuko niya. Pag ganito ko, alam kong dugo kasi may ano eh. Umano yung ano ko eh, may liquid akong nakapa. Pagbukas ko ng ilaw, dugong-dugo. Diyan, oh, may hiwa ako diyan, oh, yung tinamaan ng kanyang kuko. Ay, di ba, kung walang anti-rabies vaccine yun, malamang magpapa-vaccine ako ng anti-rabies. Kaya lang may ano naman siya, may turo. Kaya hindi ako nag-aalalang may rabies. Kasi ilang beses sa kaming ano eh, na nakakalmot, na minsan pa nga pag nangangagat yung play bite kung tawagin. Oh, nakakagat din kami. Pero hindi kami nagpapaturok sa anti-rabies kasi alam namin safe sila. Kaya ayaw namin na naglalabas-labas sila yung nakikihalubilo sa walang turok. Kasi mawawala ng bisa yung anti-rabies vaccine nila. Tapos every year, dapat every year dapat silang napapaturokan ng anti-rabies. Kasi diba, delikado ang rabies. Dati dito, na dun sa pinakauna namin pusa, dito ang
Ang haba ng ano ko dito, oh, para akong na ano dito ng ang haba ng sugat ko diyan, oh. Gawa ng naghahabulan, oh. Umano sa akin. Dumaan sa mukha ko kasi nakahiga na kami. Dumaan sa mukha ko, tapos biglang pagtakbo niya, parang na ano niyang bigla, ah. Ang haba ng guhit ko diyan, oh. Pero awa ng Diyos, buhay pa naman ako. Kasi may mga anti-rabies vaccine sila. Ah, ang haba na ng ating kwentuhan. So hanggang dito na lang, guys. Thank you for watching. Bye-bye.